napakaraming dapat malaman, napakaraming dapat na baguhin sa ating pag-iisip, at napakalawak ng langit, napakaraming dapat marating ang ating isip. Ang ating pag-aaral ngayon, pinamagatan natin, Keep Changing Your Mind. Patuloy na magbago ng iniisip at magbago ng paraan ng pag-iisip. Salamat o Diyos dahil kayo po ay nagbibigay sa amin ng lawak ng karunungan, pinalalalim nyo, pinatataas ang pag-unawa namin sa inyo at sa aming mga buhay-buhay. Sa sandaling ito, humihiling kami, Panginoon, ng kaliwanagan ng isip. Makalaya kami sa mga naggagapos, nagtatali, nagkukulong sa aming isipan upang lalo namin kayong masundan at lalo kami maging tulad ng iyong anak na si Jesus. Kayo ang maging tagapangaral, Panginoon. Tinig niyo ang gusto naming marinig. Gamitin niyo lang ang inyong lingkod. Nadaluyan ang inyong mga mensahe para sa inyong mga anak. Pero kayo, Panginoon, ang tunay na mangaral. Let your voice be heard. Forgive us our sins, cleanse us, and guide us unto freedom of thought so that our minds can get beyond the many limitations that daily life imposes on us. Lead us unto greater knowledge of you. In the name of your Son, Jesus, we pray with thanksgiving. Amen. Ang tao, hindi perfect. Therefore, ang alam natin ngayon, hindi perfect. Ang alam natin yesterday, last year, 10 years ago, hindi perfect. That's why we have to keep changing our minds. Mahirap ang tao na ayaw niyang palitan ang isip niya. Sasabihin pa niya, dekandado, serado, at ayaw na niyang makinig ng ibang mga ideya. Change your mind to learn more, especially new constructive ideas. Hindi na uubos ang dapat malaman at matutunan. Kaya dapat ang tao handa na makinig, handang baguhin ang kanyang paninindigan o iniisip sa mga dati na niyang alam kung mayroon siyang mapatunayan ng mga bagong mga ideya na higit na katanggap-tanggap, higit na mabuti, at higit na kapakipakinabang. Ang mga nalalaman natin, dagdadagdag sa kakaya nating magbukas ng maraming mahihiwagang pinto ng karunungan. Bawat isang madagdag na kaalaman ay parang susi. Mas marami kang nabubuksang pintuan ng kaliwanagan. Each nugget of information is a building block of knowledge, of new knowledge, even of skills, of wisdom that leads to enlightenment. So the mind should not be trapped in and limited to the first idea. What do we mean? Una-unahan ang mga ideya na magtira sa ating isip. Kung may mga nag-aaway, una-unahan silang makarating sa atin para yung kanilang balita ang mauna sa atin. At kadalasan kasi ang tao tamad na mag-isip. Pag may nauna na, ayaw na niya makinig doon sa kabaligtaran o doon sa kabilang panig. Kaya kadalasan yung nauna nagsumbong, doon ka nakampi. Yung nauna mong nalaman, yun na ang yayakapin mo forever. Ayaw mo nang makinig sa iba. Pero kung ang utak ay palalaguin natin, dapat handa ka na ipa-challenge yung idea na nakatrono, nakaupo sa iyong utak kung may bagong dapat umupo doon. Yan, mapagkakakilanlan ang mga taong umuunlad ang isip at buhay, yung handa na isuko ang mga dati nilang iniisip kung sila ay makakita ng mas superior na kaisipan. Romans 12:2. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Huwag daw makiayon lang sa takbo ng sanlibutan, kundi baguhin ang sarili sa pamamagitan ng pagbabago ng paraan ng pag-iisip. So do not habitually conform to ungodly ideas. If godly and new ideas present themselves, do not habitually conform to old ideas. Old don't always mean
better. Do not always conform to what is conservative. Bihira na nakabubuti yung conservative thought. Ano ba ibig sabihin ng conservative? E di yung word na nagko-conserve, nagpe-preserve. So kung ano yung pumasok na ideya sa iyong utak, yun ang i-conserve mo, ipe-preserve mo, hindi mo na hahayaang hamunin ng mga bagong ideya, hindi mo na isusuko sa mga mas magagandang bagong ideya, so conserve ka ng conserve. Kahit sa conservation of cultural heritage, nagko-conserve tayo ng mangilang-ilang bahay kubo, mangilang-ilang bahay na bato, mangilang-ilang pieces of architecture, pero hindi mo pwede i-conserve ang isang buong bansa sa arkitektura niya 300 years ago dahil hindi na yan kailangan. You conserve only for reference. You conserve for appreciation of what was before, but you keep changing the present. So you move forward to the future. Siyempre, may mga romantic sa bawat bayan. Gusto mo i-preserve lahat ng lumang bahay. Hindi naman pwede kasi kailangan tayong mag-accommodate ng mga high-rise, kailangan tayong mag-accommodate ng mga bagong itsura ng mga building na nagko-conserve ng energy, useful ang bawat space, but you conserve a few samples of those houses, of those buildings, para meron tayong reference sa nakaraan at meron tayong na-appreciate. Ganon din sa pag-iisip. It is not always good to be conservative. So keep changing your religious mind. Ang laki, ang lawak ng Diyos. Yung natutunan mo nung bata ka sa Sunday school, kailangan magbago ng magbago yon dahil umuunlad ang iyong isip. Yung natutunan mo na reading, interpretation of scripture, kailangan patuloy yun na nahahasa, lumalawak, tumataas. Dahil ang alam mo naman 10 years ago, dapat more than that ang alam mo ngayon. Ang pagkakakilala mo sa Diyos 20 years ago, dapat umaasenso, lumalalim, tumataas ngayon. So it is not always good to be conservative. It means that there's no room for growth, for change, or for development. Being conservative is not always a virtue. Kaya tingnan ninyo, sinong mga mahirap kasama at kasalamuha sa buhay? Di ba yung mga conservative? Kasi pinipilit ka nilang ipako sa isang lifestyle, sa isang mode of dressing, sa isang way of life na tapos na nung araw pa at hindi na epektibo ngayon. It is not good to be boxed in. And in a religious way, it is not good to be sectarian nor to be dogmatic. Bakit? Pag sectarian ka, sinabi mo, kasi ito ang aking religious membership. Kasi dito ako member ng ganitong church. Pagka ipinattern mo na doon ang lahat ng pag-iisip mo, ire-reject mo na kapatid ang lahat ng uri ng ibang approaches, reading of and interpretation of scripture. At doon ka na lang magiging totally loyal sa iyong sekta, sa iyong relihiyon. Eh wala namang religion na perfect. Therefore, ililimitahan mo ang iyong isip sa mga bagay na dapat sana'y lumalago. Lalo yung may kinalaman sa Diyos. Ang laki-laki ng Diyos, hindi siya kasya sa isang simbahan lang. Hindi siya kasya sa isa lamang na dogma o isang doktrina o isang sekta. Hindi siya pwedeng solohin at kanyahin ng isa lang na grupo kasi ang laki-laki ng Diyos. At pag nilimita mo ang pag-iisip mo, ayon sa pag-iisip ng isang sekta lamang, makukulong. At pag nakulong ngayong pag-iisip, ano mangyayari sa'yo? Magiging dogmatic ka, mali ang lahat, kami lang ang tama. Magiging judgmental ka sa iba, mali sila, kami tama. At magiging self-righteous ka dahil ikaw ang tama. Mga bagay na hinding-hindi itinuro ni Jesus. Huwag magpakulong sa nauna. Huwag din magpakulong sa most recent. Yung iba naman, baligtad, talagang hindi conservative. Pero lahat ng bagong uso, isinuot, ginawa, kinain, kahit experimental level pa lamang. Kaya importante mga kapatid,
Yung mga ideya na, God said it, I believe it, that settles it. Masyadong nakakapagpanaro ng isip. Mabuti ng mabuti sana kung yung pinaniniwalaan ay talagang God said. Paano kung people said, God said? Sabi lang pala ng mga tao na yun ang sabi ng Diyos. So, kikitiran mo ng utak mo, that settles it. It means hindi ka na handang makinig sa anumang ideya, wala ng argumento, wala ng presentasyon ng ibang mga iniisip ng kapwa, at yun na, tapos na ang iniisip mo. That is narrow-mindedness. At kung merong dapat magpalawak ng isip, unang-una na yung mga relihiyoso, yung mga maka-Diyos, knowing that God is so great, that there is so much to know about God, that you cannot be 100% loyal to any sectarian thought or doctrine because that will limit the way you think. Kailangan nakabukas ang isip. God needs no protection from lies because God is truth and truth prevails. Huwag tayong sobrang matakot magkamali, ayaw mo na tuloy mag-isip. Sa pag-iisip at sa natural na period ng pagkalito, pag ikay nag-isip, doon isinisilang ang mga bagong magagandang ideya. Walang nagkakaroon ng kaliwanagan na hindi mo na nalito. Anong ibig natin sabihin? Naniniwala ka na sa idea A, tapos may narinig kang idea B, nalito ka dahil magkalaban kumisan yung dalawang ideya. Pero pag hindi ka nagpagulo, inayos mo yan, inisip mo, ipinanalangin, sinaliksik, malalaman mo ang magandang kombinasyon pala ng ideas A and B. And then now you have a higher level of learning. Huwag kayong natatakot malito. Ayoko niya, nalilito ako, ayoko nalang pakinggan. Kasi walang ipinapanganak na hindi muna dumadaan sa hirap. At walang nanganganak na hindi muna nasasaktan. Kaya ganun din ang pagsilang ng mga bagong magagandang ideya. Meron ko minsang conflict. But that is a very healthy conflict. Not only your religious mind, keep changing also your practical mind. Ang lawak-lawak ng karunungan. Pag sinabi mo na ganito basta ako mag-adobo, period, ayaw mo na makinig sa ibang uri ng adobo, kinulong mo na ang iyong isip. Ganito talaga ako magtimpla ng ganito, ganito talaga ako gumising, ganito ang lifestyle ko. Pati practical mind natin, dapat handa tayong ipasuri sa ideya ng iba, sa mga napapatunayang mabisa ng ibang tao. Philippians 4:8, don't ever stop thinking about what is truly worthwhile and worthy of praise. Huwag titigil ang mag-isip, mahalaga yun. And think of positive thoughts. Keep changing your mind to positive thoughts. Ephesians 4:23, be made new in the attitude of your minds. Pag sinuri natin mga kapatid ang Biblia, lalo ang New Testament, ang dami-daming katuruan tungkol sa pagbabago ng isip. Bakit? Kasi maging yung New Testament, hindi nyo manintindihan na new nga. Sinasabi ng Panginoong Yesus, ang bagong alak hindi pwede ilagay sa lumang sisidlan. Sasabog, masisira yung lalagyan. Dapat bagong alak, bagong sisidlan. E ang daming bagong ideyang dinala ni Jesus. Attitude tungkol sa law, attitude tungkol sa Old Testament, attitude tungkol sa relihiyosong mga leaders. Ang dami niyang bagong ideya na dinala. At sinasabi niya, kung hindi niyo babaguhin ang korte ng utak niyo, hindi magkakasya itong mga bagong ideya. Magkakagulo. Keep changing your mind. Jesus was never conservative. Ang dami nga niyang mga binangga ng mga conservative thoughts na nagkukulong sa mga tao at nagpapahirap sa kanila. Kaya galit sa kanya yung conservative establishment. Pagbabago ng isip ang kanyang katuruan, Ephesians 4:23, let the Spirit change your way of thinking. Magtataka ka sa mga tao, bakit tayo tapo ng basura sa ilog? Ba't hindi natin baguhin ang pag-iisip tungkol sa ilog? Nung araw kasi may old concept tayo na lahat ng hindi kailangan itapon sa ilog. Kaya pag may bangkay, itapon sa ilog. Ipaanod sa ilog.
Isa dami ng taong nagtatapon ng basura, barado na yung ilog. Wala nang ilog. Change the way you think about the river and you will change the way you behave and you will take care of our rivers. Ang dami-dami mga river, wala nang isda, hindi na mapaliguan ng mga tao kasi lahat ng kulungan ng baboy, yung mga dumi ng kulungan, doon nagpupunta sa ilog. Again, it's a way of thinking. Bakit mo ilalagay ang mga dumi ng kulungan ng baboy sa ilog? Ano mangyayari sa ilog? Pagka maraming mga kababayan tayo nakikita-kita, nagtatagpo-tagpo, tingnan nyo ang iiwang tambak-tambak na basura. Dito lang sa bulwagan ng Panginoon, tingnan nyo mga ilalim ng silya ng mga tao pagkatapos ng worship. Sari-saring kalat ang iniiwan. Mga pinagkainan, mga balutan, mga pinag-inuman. Ano tingin nyo sa sahig ng bulwagan ng Panginoon? Basurahan? It's the way we think. Kailangan palitan natin ang attitude tungkol sa basura na basta matanggal ko sa sarili ko, maitapong ko, okay na ako. It is to be disposed of properly. Mahirap ba sa mga tao magdala ng mga mumunting mga plastic bags na kung may mga kalat-kalat silang nalilikha, balutan ng mga candy, etc., etc., doon nila ilagay. At pagdaan nila sa isang matinong basurahan, doon nila ilagay, hindi kung saan-saan bitawan. It's the way we think. Pag tinitingnan natin ang mga problema ng ating lipunan, ang mga bus, kahit saan na lang nagbababa at nagsasakay, kasi ang gusto lang niya, siya ang makakuha ng pasahero, it's the way the drivers think. But also because it's the way the operators think. Why? Kasi porsyentohan ng mga driver ng bus. So gusto nila magsakay na magsakay, kahit punong-puno na, magmadali para makarating agad sa dulo at makapagsakay uli para dumami ang porsyento nila. Sasabihin naman ng iba, bakit hindi natin lang bigyan ng fixed salary ang mga driver para hindi sila ganun? Pag binigyan mo naman ng fixed salary, hindi na magdadrive. Ang bagal-bagal na kahit walang pasahero, okay na sa kanila kasi fixed naman yung salary. So sinong may problema? Yung operator, yung pasahero na kahit saan gustong bumaba at sumakay, bababa at sasakay? Yung driver, sino? Lahat, ang buong lipunan. So sino nagdurusa? Tayong lahat. Nakita nyo lang kaguluhan ng mga public cementerio natin? Wala ka ng lakaran? Nung nakatalikod ka, biglang merong naglagay ng nicho dito sa daan. May lumampas, merong nakatagilid, may nakatiwarek, patong-patong. Ang gulo-gulo ng lipunan natin. We should change the way we think. Sobrang makasarili ang mga tao, hindi iniisip maikakabuti ng komunidad. At lahat naman tayo nagdurusa. Kaya si Jesus mismo ang itinuro niya sa mga tao, baguhin nyo ang inyong pag-iisip. Hindi pag wala kang pera ang iniisip mo, kanino kaya makautang? Again, it's a kind of thinking. But hindi mo iniisip, paano kaya ako kikita? Hindi yung paano kaya ako manghihingi. Pag-iisip, mahalaga. So let the Spirit change your way of thinking so you'd become more and more godly. Newness, renewal comes with new and renewed thinking. At sabi sa 1 Peter 1:13, be alert and think straight. Kailangan mapagbantay. Kasi laging mayroong gustong umakay sa ating isip at dalhin sa direksyon na gusto nilang puntahan natin. Piliin ang pinapakinggan. Huwag makinig lagi sa mga sulsol, sa mga emosyonal na mga lapit sa atin ng mga tao dahil lumalabo ang ating pag-iisip. Kung paano ka mag-isip, yun ang magiging buhay mo. Nakikita nyo, may magkakapatid, pare-pareho ng buhay ng maliliit. Pag nagtandaan, nagkakaiba-iba ng buhay kasi iba-iba mag-isip. Merong tamad mag-isip. O ang iniisip, puro katamaran, puro humingi, puro umasa sa iba. Habang buhay, ganun. Meron naman ang iniisip kung paano lilikha ng kayamanan, paano magtatrabaho, umaasenso sa buhay. Kung paano ka mag-isip, doon ang magiging punta ng iyong buhay. Kaya kailangan malaya ang tao na mag-isip ng tama. John 8:32, you will know the truth, and the truth will set you free. Free from hell, free from ignorance, free from difficulties and hardships that are not necessary in life, free from the imprisonment of the mind. Knowledge sets free. Bakit ginagamit yung word na freedom
Kasi alam ng Bible writers na ang utak ng mga tao nakakulong. Kaya sinasabi, truth sets free. Sino bang pinapalaya? Di ba yung nakakulong? Kasi alam ni Jesus na ang tao nakakulong sa kamalian. Nakakulong sa maling paraan ng pag-iisip. Kaya gusto niyang palayain ang mga tao mula dito. Nakikita ninyo, may mga bansa na biglang lumalaya. Ang dami-daming bansa sa Africa. Dati colonized sila ng mga Western monarchies. Nung nagrevolusyon sila at lumaya, ano nangyari? Ang dami-daming banana republic. May isang republika ngayon, may coup next week, bagong republika. Nakakalimang republika na sila sa loob ng isang buwan. Ubusan sila ng ubusan, patayan sila ng patayan. Mainam pa nung iba ang mga masters nila na foreigner na namamahalang mabuti kasi iba ang takbo ng mentalidad. Tayo nung araw na pinamamahalaan ng mga Amerikano na gustong-gusto nating lumaya, ang sabi ni Manuel Quezon, mas gusto daw niya a Philippines run like hell by Filipinos rather than a Philippines run like heaven by Americans. So ano nangyari? Ayan, run like hell. Bakit naman kasi kailangan sabihin pang kailangan na run like hell? Hindi pa pwedeng a Philippines run like heaven by Filipinos. Siyempre, yung mga leaders, may mga prophetic powers sa mga sinasabi nila, nagkakatotoo para sa buong bansa. Ang dami-dami nagkagulo-gulo dahil nung tayo na ngayon ang nag-rule sa ating mga sarili kasi nagkaroon tayo ng kalayaan politically pero hindi malaya ang mga utak natin from our old mindsets. Bakit na-preserve yung mga gubat doon sa Subic? Dahil lang pinailalagaan ng mga Amerikano nung araw. Lahat ng gubat sa paligid noon under the Philippine government, nakalbo. O ngayon, nauunti-unti nang nakakalbo under our own government. Bakit na-preserve ang Camp John Hay, ang mga pine trees, dahil pinamahalaan ng mga Amerikano noon. Nung kinuha natin, ayan, kutakot-takot ang pinuputol ng mga puno, kutakot-takot na corruption. I am not saying that desirable to be ruled over by foreigners, pero nakita nyo kasi yung mindset ng Republican government, angkop sa utak nila, sa atin hindi. Sa atin ang demokrasya nagiging mob rule, yung marami nakakapangyari. Paano kung ang marami ay mangmang? Paano kung ang marami hindi nag-iisip na mabuti? Paano kung iboboto mo lang isang politiko dahil maganda yung asawa? Ano mangyayari sa demokrasya? At ganyan din ang nangyayari sa church. Gagamit ka ng mga democratic processes sa church, nagbobotohan ng mga elders, tapos mamimili sila ng pastor na i-hire. Power from below, democratic power. Not everyone is aware to be able to govern well. And if you get power from below, you get chaos when those who are below are not enlightened. It's all a problem of thinking. Sa mga pamilya niyo, mga kapatid, sino ba mga problemang tao? Di ba yung baloktot mag-isip? Nga walang katwiran? Ignorance imprisons. Ignorance enslaves. Kaya si Jose Rizal noon, sabi niya, bago kalayaan, edukasyon muna. Kasi ano ang mangyayari sa isang bayang malaya na mangmang? Kailangan natuto ka muna para yung laya magamit mo sa responsibility, hindi sa licentiousness. Katulad din ng mga lumalaya sa Panginoon dahil may eternal security, anong gagamitin nila para sa mga pamumuhay na sobrang sama? Dahil sabi nila, secure na kasi ako. Ginamit yung kalayaan sa mali. Ang kalayaan ay bagay sa mga taong marurunong. Pag pinalaya mo politically ang mga tao hindi marurunong, sila-sila magpapatayan, sila-sila mag-uubusan. At sila-sila hindi nila mamahalin yung public institutions. Ignorance of the majority empowers the cunning minority, even the monarchy and priesthood. Napakatagal, mga kapatid, na ginusto ng mga nagaharing mga uri sa lipunan like the elite, the monarchs, and the priesthood na panatilihing mangmang ang mga tao kasi ang mangmang na mga tao ay madaling pasunurin, madaling abusuhin. Kaya merong isang quote dito sa play ni Oscar Wilde, The Importance of Being Earnest, na gusto kong i-share with you because it encapsulates the idea of the elite about the masses. Sabi ni Lady Bracknell, isang elitistang mayamang babae, I do not approve of anything that tampers with natural ignorance. Ignorance is like a delicate, exotic fruit
touch it and the bloom is gone. The whole theory of modern education is radically unsound. Fortunately, in England, at any rate, education produces no effect whatsoever. If it did, it would prove to be a serious threat to the upper classes and probably lead to acts of violence in Grosvenor Square. Itong si Oscar Wilde, nakulong ito dahil sa kanyang mga pitik, no, at mga pilantik niya against the aristocracy at sa kanyang lifestyle that was not in conformity with the times of his life. Pero lumalabas sa character nitong babaeng ito na mas gusto ng mga elite, mas gusto ng mga nangunguna ay mga tao para sila lang marunong, para mamanipulate nila ang mga tao sa kanilang ikabubuti. Kahit sa religion, ganun mga kapatid. Gusto ng maraming mga preachers, teachers, mga leaders, mangmang ang mga tao. Para kung ano na lang ang sabihin nila sa pulpito, yun na ang katuruan. Para kung anong ituro nila sa kanilang mga classes, yun na. At ang mga tao hindi na nag-iisip para sa sarili, hindi na nagsasaliksik, mas madaling i-manipulate. Madaling pasukahin ang mga donation. Madaling pilipitin at gamitin. But that is not the way of Jesus. Jesus teaches the truth and the truth sets free. Kaya si Marx, the number one critic ng established religion, sabi niya, religion is opium to the people. It's not always true. Religion is good if it's used well. But it is true also that religion could be misused. Pampabangag sa mga tao. Pampamanhid sa mga tunay nilang mga sakit. Panglasing, panglibang, addictive para ang mga nagahari ay manatiling makapangyarihan. Kaya ang unang ibinuwag ng mga socialist at communist states nung araw ay yung simbahan. Kasi sinasabi nila, yan ang tagapagpaira ng mga kamangmangan at pangbangag ng mga tao. Up to a point, there might be truth in it, but it's not totally true because religion could also be used to set people free like Jesus used it. Kailangan lang kanino ka nakikinig, ano sinusundan mong ideya para lumaya ka ba o ikaw ba ay makukulong ng kamangmangan. Outgrow, unlearn, discharge obsolete ideas. Kung bibili ka halimbawa ng kaong o minatamis na mga prutas sa Laguna, yung mga lalagyang bote, kailangan mo pang itapat sa kalan kasi hindi mabuksan. Kailangan mo ng muscle talaga ng nag-gym para mapihit mo at mabuksan ang mga boteng ito. Napaka-obsolete na ng pag-iempake natin ng mga produktong ito. Change what is obsolete for product development. Kailangan pa talaga na ang tubig ay ibalot pa rin sa mga dyaryo at mga pages ng yellow pages ng PLDT. Yung mga kakanin, wala bang iba para palitan yan, para maiba? Bakit ang mga kakanin na nabibili mo ay pare-pareho ng lasa? Isa lang yung preservative yata ang ginagamit. Kaya naunahan na tayo ng Thailand sa pag-produce ng mga preserved fruits at mga preserved foods. E dito lang nag-aral sa UP Los Baños yung mga nanguna sa kanila dyan. Because we don't change our ways. Puro tradisyon. Dapat ini-improve ang mga ganitong bagay. Discharge less fruitful, less productive, and less efficient ways. Kaya nga ang sabi ni Alexander Pope, be not the first by whom the new is tried, nor yet the last to lay the old aside. Importante, mag-ingat din naman, hindi lahat ng bagong uso, isasakay ka na agad. Sabi, huwag naman ikaw kauna-unahang sumakay sa bagong uso kasi hindi pa nasusubukan eh. Pero huwag naman ikaw kahuli-hulihang magbitaw sa mga luma. Kahit sa church life, ang daming uso. Uso ang ganitong paraan ng pagtuturo, uso yung ganitong administration, uso yung ganitong paraan ng pagkanta. Ang daming mga tao litong-lito na dahil ito yung umaten yung kanilang leaders sa isang seminar, lalo abroad. Pag-uwi, may bago na namang uso. Nagkakagulo-gulo yung mga tao, nagkakandalito-lito. Don't be the first by whom the new is tried, nor yet the last to lay the old aside. Sabi ni Alexander Pope, may wisdom, obserbahan mo muna yung bago,
Pero pag nakita mong effective, doon ka na lang unti-unting makiuso doon. Huwag ikaw yung nauuna, hindi mo pa nasusubukan eh. Dahil yung mga disadvantages sa iyo mapupunta. But always be free to grow. Colossians 3:1-2. You have been raised to life with Christ. Now set your heart on what is in heaven, where Christ is and rules at God's right side. Think about what is up there, not about what is here on earth. Pinabangon na daw tayo at itinaas kasama ni Jesus, so ang utak natin dapat nasa taas, wala sa baba. Hindi laging geographical yung sinasabing langit na nandun sa malayo. This verse could be read as, think like Christ, put your mind in the heavens, palaguin ang utak, palakihin, pataasin ang pag-iisip para maabot mo ang mga makalangit at matataas na bagay. Heaven could also mean a mindset, a level of thinking and awareness. 2 Corinthians 3:18, the Lord's Spirit makes us more and more like our glorious Lord when we get to think like the Lord. Goal ng mga Kristiyano, maging Christ-like. How will you be like Christ? Only when you think like Jesus. Not by doing what Jesus did, nagpapapako ka sa krus, kung ano-anong gagawin mo, kinukopya mo yung ginawa niya. No. Think like Jesus thought. And you will be like Him. Ang pinakakamukha mo naman eh, yung taong kamukha mo mag-isip. Yun ang pinakakasundo mo at yun ang pinakaswak sa iyong sariling mga values. So mga kapatid, keep examining your thoughts. Hindi ko mo luma, hindi ko mo matagal na, at hindi ko mo tama noon, eh laging yun ang pinakamahusay kahit ngayon. Proverbs 14:12, there is a way that appears to be right, but in the end, it leads to death. So dapat, suriin talaga. Pakaingatan. Proverbs 24:7, wisdom is too much for fools. Their advice is no good. So huwag makikinig sa mga mali-mali, baluktot, magpayo. How else do we change our mind? We change our mind to improve your mentality and character. You don't change your mind para manalo ka sa mga argumento, para manalo ka sa mga pagtatalo, para ikaw ang pinakamagaling. No, you change your mind to improve your mentality and your character. To be more godly. To be more like God. 1 Corinthians 15:33, don't fool yourselves. Bad friends will destroy you. So talagang iniingatan kung sino ang kausap. Madalas nagagalit lang tayo kasi depende kung sino huli nating nakausap. So iniingatan natin yan. Change your mind to improve your life, your surroundings, your world. Lalo tayo mga Pilipino, ang dami nating dapat baguhin sa ating bansa. Ang daming dapat baguhin sa paraan ng pamumuhay natin. Magsimula sa pagbabago ng isip. Kailangan natin ng social discipline, responsibility, magkaroon tayo ng dignity. Igalang naman tayo ng mga ibang tao sa ibang bansa. Hindi yung pag nakikita tayong naguuna-unahan sa bus, nag-aagaw-agawan sa jeep, pumaparada kahit saan, kalat ng kalat. Inapipintasan tayo at nalalait at bumababa ang pagtingin sa atin. May mga bansa sa labas ng Pilipinas na maraming Pilipino, pag nagkita-kita sila doon, ang iiwan nilang kalat, bundok-bundok, tambak-tambak, para silang mga santambak na basura. Ano ang nililikhano na impression tungkol sa ating lahi? At dahil sa mga impression na yan, anong nalilikha niya ng mga salary ranges para sa ating mga kababayan? Ano mga posisyon ang binibigay nila kung mababa ang pagtingin nila sa atin? E paano naman tayo igagalang kung magkikita-kita tayo, ang iiwan natin, bundok-bundok na basura, simpleng basura, hindi natin maayos? Maayos pa ba natin ang bansa? Change the way you think. Improve the way you understand and get understood by your world. Keep changing your mind for the better. Change from glory to glory. And very importantly, mga kapatid, change your mind
to understand people. Think about this. Kung lagi kayong naiinis sa asawa nyo, hindi naman siya nagbabago, it's time to change your mind about your spouse. Change the way you think about her or him. Naiinis kayo sa nanay nyo, naiinis kayo sa anak nyo, naiinis kayo sa biyena nyo, hindi naman siya nagbabago, ba't di na lang yung pag-iisip nyo ang baguhin nyo, unawain nyo siya. Mas bigyan nyo ng lugar para maunawa nyo. Change your mind so you understand people, especially your loved ones. Especially those who love you. Change the way you think so that you can promote peace and understanding and love among people. Kung lagi ang pag-iisip nyo, ang nakakauwian ay nakakalaban nyo yung kapwa nyo, nagtatalo kayo, nag-iiba-iba kayo ng mga ideya, baguhin nyo na lang pag-iisip nyo para magkaroon ng katahimikan. Kesa patuloy naman, manindigan kayo sa inyong pag-iisip, naninindigan siya sa kanyang pag-iisip, pero ang ending, ang gulo-gulo ng buhay nyo. Mabuti sana kung hindi kayo magkasama sa isang bahay, sa isang bakuran, sa isang community, sa isang kumpanya. Ang iksi-iksi ng buhay, dapat pasayahin. Baguhin ang lahat ng paraan na ang nagiging ending ay gulo, lungkot, hirap, at mga pagdurusa. Because Jesus wants you well, Jesus wants you free, and Jesus wants you happy. But it all begins with you, how you think. Isipin natin mga kapatid, anong mga gulo ang mawawala kung papalitan lang natin ang ating pag-iisip? Anong katahimikan ang ma-enjoy ng mga pamilya kung medyo mag-a-adjust tayo sa ating mga kanya-kanyang paninindigan? Anong katahimikan ng puso ang ating matatamasa kung papalitan natin ang paraan ng pag-iisip natin? Ama naming Diyos, salamat dahil binibigyan niyo kami ng pagkakataong suriin ang aming mga sarili at maikonekta sa paraan ng pag-iisip namin ang mga problema namin sa buhay. Ituro niyo sa amin, Panginoon, kung saan kami responsible, saan kami may pananagutan sa paraan ng pag-iisip. Ituro niyo sa amin kung anong dapat baguhin sa pag-iisip namin para magkaroon ng katahimikan, katiwasayan sa aming mga tahanan, sa aming mga lugar na pinagtatrabahuhan, sa church, maging sa aming bansa. Teach us, Lord, how to change our mind for the better so we can be more and more like your Son, Jesus. Pagbulay-bulayan natin at huwag natin pagmadalian ang pag-iisip, mga kapatid. Spend some time in silence and let God teach us kung ano mga dapat nating baguhin sa ating pag-iisip. Lalo na yung pag-iisip na ang nagiging ending, napapaaway lang tayo lagi, nalalayo tayo sa kapwa. Paraan ng pag-iisip, baguhin. Yung pag-iisip na nakakapagbigay ng biyaya, nakakapagbigay ng kasiyahan. Lord, teach us to always be guarded in our thoughts. At bantayan namin kung anong mga kaisipan ang pinapabayagan namin pumasok sa aming utak. Teach us, O Lord, to keep renewing our minds. Spend some time in reflection.